Yung taong akala mo di mawala, yun nawala. Ang masasabi ko lang isang salita, sobrang takot. I mean, nakita ko rin naman ang mangyayari to eh. Ito ay si Lando Ong Lastimosa, isang masiglaing bata. Araw-araw ay sinusubukan lang niya maging isang normal at masayahing bata kahit wala siyang mga kaibigan. Isa ding napakalasog na bata si Lando. Ngunit sino ang makakapag-isip sa lahat ng kababalaghan na mangyayari sa kanya? Para malaman kung saan nagsimula ang kwento ni Lando, ay kinausap ko ang dalawa niyang kuya. Hi, ako po si Paul Ong Lastimosa. Ano yung nasa leg mo? Ito po yung marka ng fraternity ko, yung The Angles. Ito yung the best na fraternity sa buong mundo. Paano mo naman nasabi yun? Kasi binivideo nila yung mga icing mo. Gusto niyo makita? Nararapat sa akin to! Ako nga pala si JayR Delicano. Pero pwede niyo akong hanapin sa akin YouTube channel. Hey, what's up guys? Ito si Carlo. Ngayon naman, ipaprank ko yung akong girlfriend. So, gano'n kayo ka-close ni Lando? Sobrang close kami ni Lando. Ever since nung inampon ko lang siya ni Lola Ong. Pagkatapos silang iwanan ng kanilang ama, ay inampon sila ng isang matandang donya na kinilala nilang si Lola Ong. Pero alam kong gusto rin kaming balikan ang tunay naming ama. Ngunit nang namatay ang matanda, ay iniwan niya lahat ng kanyang kayamanan sa tatlo. Palagi akong magpapasalamat sa matandang yun. Nung namatay yung lola namin, dinagdagan ko yung apelyido ng Lastimosa dahil sa paborito kong player na si Julius Lastimosa. Pwedeng mag-focus tayo dun sa kapatid mo? Sino? Si Lando. Oo. Pinadescribe ko sa kanila yung araw kung kailan nalaman nila ang problema ni Lando. Normal lang yung araw na napansin ko, namumutla si Lando. Lando! Tapos biglang nahimatay siya. Sobrang natataranta kami nang humingi kami ng tulong. After dumating yung doktor, tapos sinikap si Lando, sinabi niya na sa amin yung problema. Hi. Ako si Dr. Oki. Nung na-diagnose ko si Lando, nalaman ko na meron siyang lahat ng sakit. Ano pong ibig sabihin yung lahat ng sakit? As in lahat ng sakit. Cancer, leukemia, diabetes, bird flu, leptos, tuberculosis, diarrhea, dengue. Tapos nung akala namin wala nang iba pang sakit si Lando, may isang sobrang sakit na mas lala pa sa atin ng doktor. Super AIDS. Sabi ng doktor, si Lando lang daw ang unang taong nakitaan niyang ganito. Hindi ko nga alam na may ganun pala eh. Super AIDS. Kailangan niyo muna magpahinga ng 2 linggo. Okay daw. Okay. 2 linggo na ang lumipas pagkatapos na diagnose si Lando ng lahat ng sakit. At simula noon ay naging malungkot na ang bata. Nawala na siya ng ganang maglaro o maging masigla muli. Di siya kumakain, di siya naliligo, di siya tumatay. Gumagaling na siya. Maayos na kalusugan niya. Sa tingin ko sa 1 linggo, musuko siya na dugo. Pero parang biglang nawala ang lungkot ni Lando nang nakatanggap siya ng video message galing sa paborito nilang basketball player, si Julius Lastimosa. Hi Lando, this is Coach Julius. Napalitaan ko na may sakit ka daw and I'm not happy to hear that. I just wish that you get well. I don't know kung anong klaseng sakit meron ka, but I'll be praying for you. I hope you get stronger and see you soon. Dahil sa video na yun, naging masaya ulit si Lando. Pero dito magalang kasayahan ng mga magkapatid nang biglang. Thank you.
namatay si Lando ng June 20, 2017. After nang nangyari, kala namin hindi na namin kakayanin mabuhay. Di ako makapaniwala sa nangyari. Gusto naming mabigyan si Lando ng magandang burol. Kaya binigyan namin siya ng Star Wars General. Hindi po ba kayo pupunta sa funeral ng anak niyo? Alam niyo naman pong mayaman na sila ngayon. Mama mo? Anak, nabalitaan ko yung nangyari. Nung malapit na nilang sunugin ang katawan ni Lando ay nabigla ang lahat sa nangyari. Nabuhay siya! Nabuhay siya! Nakidlatan yung katawan niya. Tapos nabuhay siya. Paano yun? Yup! Buhay pa rin ako.